Hello guys, meron tayong iba vlog ngayon. Itong is TDA 7396. Isa siyang audio IC na bridge type na single channel. Specification niya ay high power capability na umakaya niya mag-load ng 65 watts na RMS sa 2 ohms. Nagmamaximize siya ron. Normal niya is 45 watts sa 2 ohms pag kami supply na 14.4 volts. Differential din siya tulad din ng mga nauna kong IC na 7379 na differential din na wala masyadong pyesa na talagang amplifier IC siya. Ito yung pagkakaiba ng TDA 7396 sa TDA 7379. Parehas silang nag-out, kayang magbigay ng 60 watts kasi ito ay 60 watts din. Kaya so, 2 channel, bali left-right, isang channel ay 30 watts at ang isang channel ay 30 watts. At may total siya ng 60 watts. Kaso 4 ohms lang ang kaya niyang i-load. Kaya niyang handle. Hindi kagaya ng TDA 7396 na 11 pin lang siya. Hindi kagaya nito 15 pin. Ito ay 11 pin lang. Kaya niya mag-supply sa isang malaking speaker na kayang isupport hanggang 2 ohms. Ginagamit talaga itong icing TDA 7396 sa mga pang subwoofer. Ito ay pwede mong iparallel sa mga DBC na speaker na kayang isupport ang 2 ohms, na kaya niyang magbigay ng 65 watts pala, max sa 14.4 volts ay kaya niyang ibigay. Kaya niyang i-drive yung 350 watts na targa. Test natin yon sa ating targa sa may box at pakinggan natin kung kaya niyang iampas ang kabog. Okay, let's go. Ito yung pinakang circuit niya na simple lang, na may ilang pyesa lang sa IC at gagana na siya. Ganun din, meron din siyang standby kung gusto niyo ng standby. Pero ako hindi ko na ginagamit yung standby, dinadire ko na talaga siya para may power na talaga siya. Wala siya pinagkaiba sa TDA 7379 na ang pinagkaiba lang naman nila ay 30 watts pero 2 channel, 30 watts by 30 watts. Hindi kagaya nitong isa, TDA 7396, ay talagang single channel lang siya. Isang channel lang siya na best siya para gawin sa mga subwoofer, na kinuha niya lahat ng lakas para ibuga sa isang channel na aabot ng 65 watts. Pero itong TDA 7379, manahati. Hindi siya single channel, pwede siya maging apat na channel, pwede siya maging 2 channel. Kaso habang hinahati mo siya, nahati at kinukuha, buwababa rin ang watts niya. Bukan natin to kasi mas maganda parang ito, isang channel lang para gawin nating mono. Gawin nating 2.1, pwede nga ipang 2.1 doon sa TDA 7379. Kasi malakas siya. Kung titingnan natin dito, ito yung talagang, ito yung ano niya, sa work niya. Ito yun, bumili ko ng dalawang TDA 7396. Bali, ito siya. Ito, tetest natin yung isa kung anong pinagkaiba niya. Pero tingin ko mas malakas itong TDA for single speaker. 11 pin lang siya. Ito yung TDA 7379. Ayan, check natin. Gawin na natin to. Ang diagram nitong TDA 7396 ay ito. Yan ang susundin natin. Okay, let's go at gawin na natin. Pagkagawa nito, una natin kunin yung supply. Bali, ang supply niya is 1, 2, 3. Ito, BCC. Itong BCC, yan yung positive. Bali, nakadikit siya sa 8 and 9. Ayan yung standby, number 8 at 9 is BCC rin. Dalawa supply niya, isang dalawa. Isang BCC doon, BCC sa kabila. Ito na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pagdidikit-dikitin natin yan tatlo. Bali, buo na itong ating supply. 3, number 8. Kakatoktong yan yung positive. Susunod natin gagawin ay yung negative supply. Ground,
yun yung ground niya. Bali, nakaduktong sa ground ay yung lalagyan natin ng resistor, papunta sa number 10. Resistor na 51K at 10 microfarads mula sa number 11. Magkaduktong sila. Bali, yan ang pagkaduktongin natin. Dalawang pyesa, nakaduktong sa number 6 na siya yung supply negative. Go na tayo. Okay. Ito na yung kinabit natin. Ayan, yung positive ng capacitor na 10 microfarad ay nakakabit sa number 11. Tapos yung number 10, yung resistor na 51K pero walang available na 51, ginawa ko na lang siyang 56K. Ito yung pinakang ground, tapos nakakabit sa number 6 sa ground. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yung mylar na isang paa niya ay nakabit sa number 1. Ayan, tingnan natin kung tama sa diagram ang ginawa natin. Yung capacitor na 10 microfarad sa number 11 nakakabit sa ground, at yung sink na resistor na 51K nakakabit din sa ground. Ayan, number 6 yung negative supply, ang ground ay negative supply. Tapos yung number 1 nakamylar na 1 microfarad nakakabit din sa ground, kaya magkakaduktong siya. Gagawa naman tayo ngayon ng input. Ito yung mylar din, another mylar. Yan yung input signal. Tapos ang magiging output niya ay yung number 5 is negative out, at yung number 7 positive out speaker. Okay guys, tapos na tayo. Bali, naikapit na natin lahat ang mga pyesa. Ito yung pinakang input, at ito yung sa speaker, at ito yung supply. Ayan, check natin mabuti uli. Bale, yung speaker out ay mula sa 1, 2, 3, 4, 5. 5 is negative output ng speaker, 6 is ground, 7 is positive output ng speaker, at yung number 2 is positive input. Yan yung sensor, dyan papasok yung signal. Subscribe to Phoenix Emer. You can learn what you wanted to see. Ngayon, ang supply ay itong number 3 at saka number 8, 9. 8 is standby. Sinama ko na para diretso power na siya. Bali, ito yung positive at ito yung negative. Ito yung negative ng supply. Nakakabit sa number 6. Nakakabit lahat sa kanila yung common ng negative ng capacitor at ng resistor. Okay, test na natin. Apat na pyesa. 1, 2, 3, 4. Visit noinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe. Ito yung negative supply at positive supply gamit tong 12 volts na power supply. At ito yung input. At ito yung speaker. Magti-trigger siya, tutunog pag hinawakan natin tong input. Yung input ng number 2 na mylar. Okay, may power na siya, at try natin, hawakan natin kung magre-react yung speaker. Okay, nagre-react, ibig sabihin okay amplifier. Narinig niya yung tumutunog. Ayan, oh. Ito siya, ginahawakan natin yung input, nagre-react yung speaker. Okay, test natin ngayon sa natural na sounds na may box doon sa ating targa na i-load natin to, kasi support niya yung 2 ohms.